maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang The Outsider. Now sit back and enjoy the movie. Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang lalaking nagngangalang Nick Lowell na nakakulong sa Japan noong 1954. Dati siyang American soldier na sinentensyahan ng 10 taon sa bilangguan. Sa araw na yon, naka-duty si Nick upang linisin ang banyo ng bilangguan. Hindi nagtagal, lumabas sa banyo ang 5 bruskong lalaki na merong mga tato sa katawan. Lumapit ang isa sa mga lalaki at tumingin ng masama kay Nick. Pagkaalis ng 5, pumasok si Nick sa banyo at nakita ang isa pang lalaki na sinusubukang magpakamatay. Nang walang sinasayang na oras, tumawag siya ng gwardya habang sinusubukang iligtas ang lalaki. Ngunit ang aksyon ni Nick na iligtas ang lalaki ay hindi nagustuhan ng mga opisyal ng bilangguan. Hindi nagtagal, binugbog ng grupo ng mga gwardya si Nick at ang isa pang bilanggong tumulong sa kanya. Sinabi ng warden na nakakuha siya ng sulat mula sa lalaking gustong magpakamatay na sinasabing tatakas ang isang yakuza sa bilangguan. Hindi marunong mag-Japanese si Nick kaya hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga lalaki. Mas lalo pang nainis ang warden at inutos na ikulong si Nick sa isolation room. Doon, lumalabas na ikinulong si Nick kasama ang lalaking sinubukang magpakamatay kanina. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Kiyoshi, isang yakuza na bahagi ng Shiramatsu clan. Humingi ng tulong si Kiyoshi kay Nick at sinabi ang tungkol sa plano niyang tumakas sa bilangguan. Sinadyang magpakamatay ni Kiyoshi upang dalhin siya ng mga gwardya sa ospital, at doon, darating ang isang miyembro ng Shiramatsu para tulungang makatakas si Kiyoshi. Para sa tulong ito, ipinangako ni Kiyoshi kay Nick na tutulungan siyang makatakas ng kanyang mga kasamahan kung magagawa niyang makalabas. Kalaunan, gumawa sila ng isang plano. Kumuha ng mga bato si Nick habang nagmimina sa paligid ng bilangguan. Pagkatapos, hinasa niya ang bato hanggang sa tumalas ito, para magamit ito ni Kiyoshi sa kanyang plano. Makalipas ang ilang araw, naghanda na si Kiyoshi na saksakin ang sarili gamit ang matalas na bato at inutusan si Nick na tumawag ng mga gwardya upang iligtas siya. Naging maayos ang plano at nagpanik ang mga gwardya nang makita ang kalagayan ni Kiyoshi, kaya dinala na siya sa malapit na ospital. Makalipas ang ilang linggo, mas maaga nang makakalaya si Nick sa bilangguan. Lumabas siya sa kulungan na merong bagong itsura matapos maggupit ng kanyang buhok at mag-ahit ng kanyang balbas. Isang sasakyan ang naghihintay kay Nick sa labas ng bilangguan at dinala siya sa headquarters ng Shiramatsu Yakuza Clan. Pagdating sa lugar, tinanggap siya ng mga opisyal ng Shiramatsu at nagpasalamat sa kanyang tulong. Pagkatapos, inalok siya ng trabaho ng isa sa mga pinuno ng Shiramatsu kung saan kailangan niyang makipag-deal sa isang Amerikano. Pumayag si Nick at agad na ginawa ang utos. Kinagabihan, pumunta si Nick sa isang lugar ng pasugalan matapos siyang bigyan ng pera ng isang miyembro ng Shiramatsu para makakuha siya ng matutuluyan. Nakilala ni Nick ang isang magandang Haponesa kaya binigyan niya ito ng maraming tip. Kinabukasan, dinala ni Kiyoshi si Nick sa isang pabrika upang makilala ang Amerikanong lalaki na nagngangalang Anthony Panetti. Ang trabaho ni Nick ay makipag-deal kay Panetti tungkol sa pagawaan ng metal na kanyang pinapatakbo dahil dati niya nang tinanggihan ang offer ng Shiramatsu clan. Nakatanggap si Panetti ng magandang offer mula sa ibang yakuza na tinatawag na Seizu clan at plano niyang ibenta doon ang kanyang negosyo. Hindi nagustuhan ni Panetti ang pagdating ni Nick at sa halip, kanyang pinuna ang kultura ng mga Hapon at ng yakuza at tiniyak na hindi niya ibebenta ang metal factory sa Shiramatsu clan. Narealize ni Nick na hindi na magiging maayos ang negosasyon kung puro lang ito usapan, kaya kinuha niya ang typewriter at hinampas ito sa ulo ni Panetti, kaya pumayag na si Panetti na i-consider ang alok ng Shiramatsu. Matapos maayos na maisagawa ang unang trabaho, dinala ng mga Shiramatsu official si Nick sa isang bar kasama si Kiyoshi. Ngunit habang nagiinuman sila, dumating ang Seizu clan para pagbayarin sila sa ginawa nila kay Panetti. Patuloy na pinipikon ng isang miyembro ng Seizu clan si Nick hanggang sa mag-alab ang kanyang galit at hinampas niya ng bote ng alak ang ulo ng lalaki. Mabilis na kumilos ang mga miyembro ng Shiramatsu sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa Seizu clan upang hindi sila makapaghiganti sa ginawa ni Nick at mas piniling umalis na lang sa bar. Ang ginawa ni Nick ay nakuha ang atensyon ng mga Shiramatsu at nagawa nitong magustuhan siya ni Kiyoshi. Pagkatapos, binigyan ni Kiyoshi si Nick ng magarang apartment at inalok siyang sumali bilang yakuza sa ilalim ng Shiramatsu clan.
Inutusan niya din si Nick na tapusin ang isang trabaho kung saan sinusubukang kunin ng owner ang isang bar mula sa Shiramatsu. Nang muling hindi naging maganda ang negosasyon, sinuntok ni Nick sa leeg ang may-ari ng bar bago siya tuluyang patayin ni Kiyoshi. Matapos muling makumpleto ang misyon, inimbitahan ni Kiyoshi si Nick sa isang nightclub na pagmamay-ari ng Shiramatsu. Naroon din ang magandang babae na nakilala dati ni Nick sa bar at nakikipagsayaw siya sa ilang mga lalaki. Patuloy na binibigyang pansin ni Nick ang maliit na Haponesa at tila ganoon din ang ginagawa ni Kiyoshi. Pagkatapos, hinila ni Kiyoshi ang babae palayo sa dance floor at pinagsabihan ito. Nag-aalala siya na baka may dumating na miyembro ng Seizu clan at saktan siya habang sumasayaw. Pagkatapos nito, humingi siya ng tulong kay Nick para maiuwi ang babae at lumalabas na nakababatang kapatid pala siya ni Kiyoshi na nagngangalang Miyu. Ginawa ni Nick ang utos, ngunit pagkarating niya sa tapat ng bahay ni Miyu, tinukso siya ng dalaga na pumasok sa loob ng bahay. Pagkatapos nilang sabay na magpahinga, nakita ni Nick ang Yakuza tattoo sa likod ni Miyu. Sa sumunod na eksena, tinawagan muli ni Kiyoshi si Nick para magbigay ng bagong misyon. Para sa misyong ito, inutusan siyang bumili ng armas mula sa isang sundalong Amerikano. Ipinaliwanag ni Kiyoshi na hindi dapat malaman ng sundalo na nauugnay si Nick sa Shiramatsu clan, kaya kailangang gawin ito ni Nick ng mag-isa. Pagkatapos, pumunta si Nick sa pantalan kung saan dapat siya makikipagkita sa sundalo para bumili ng mga armas. Sa halip na makita ang sundalo, nakakita siya ng isang bangkay na sinundan ng pagdating ng mga miyembro ng Seizu clan. Tinangka ng clan na pigilan ang pagbili ng mga armas at nakawin ang dalang pera ni Nick. Gayunpaman, itinago ni Nick ang pera sa isang tagong sasakyan kaya hindi nila mahanap ang pera. Dahil dito, labis na nainis ang mga miyembro ng Seizu clan at nagpa siya silang patayin si Nick. Ang isa sa mga miyembro ay inutusang barilin si Nick at pagkatapos nito ay pinaluhod niya ang bida. Sinunod ni Nick ang utos, ngunit nagawa niyang baliktarin ang lahat gamit ang kanyang husay. Inatake niya ang Seizu clan at napatay ang dalawa sa kanilang miyembro. Ang kaguluhan sa pantalan ay nalaman ng pinuno ng Shiramatsu, kaya agad niyang tinipon ang lahat ng miyembro kasama sina Nick at Kiyoshi. Nagsuspetsa ang pinuno ng Shiramatsu na merong taksil sa kanilang clan dahil merong nag-leak ng plano sa pagbili ng mga armas. Gayunpaman, tiniyak ni Kiyoshi na ligtas ang 2 milyong dolyar na dala ni Nick dahil nakatago ito. Dagdag pa dito, sinisisi ng pinuno si Nick nang patayin niya ang 2 miyembro ng Seizu clan dahil maaari itong humantong sa digmaan sa pagitan ng mga Yakuza. Upang maiwasan ito, inutusan ng pinuno si Nick na humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagputol ng dalawa sa kanyang mga daliri. Nang marinig ito ni Kiyoshi, nakiusap siya sa pinuno na tigisan na lang silang daliri dahil nakukonsensya siya sa pagutos kay Nick. Sumang-ayon ang pinuno at pagkatapos ay ipinadala niya ang daliri ni Nick at Kiyoshi sa Seizu clan bilang paghingi ng tawad sa pagkamatay ng 2 nilang miyembro. Lumipat ang eksena kay Nick at sa pinuno ng Shiramatsu na nag-uusap sa sasakyan. Nabunyag sa kanilang pag-uusap na ang pinuno ng Shiramatsu ay siya ring stepfather ni Kiyoshi. Pagkatapos, lumalabas na dinala ng pinuno si Nick sa isang seremonya kung saan opisyal na siyang tinanggap sa clan ng Shiramatsu. Habang ipinagdiriwang nila ang pagsali ni Nick, lumabas si Nick sa bar para kausapin si Kiyoshi. Ipinaalam ni Nick kay Kiyoshi ang relasyon niya kay Miyu, na sa una ay hindi inaprubahan ni Kiyoshi. Umaasa si Kiyoshi na hindi isang Yakuza ang mapapakasalan ng nakababata niyang kapatid dahil nag-aalala siya para sa kanyang kaligtasan. Ngunit pilit siyang kinumbinsin ni Nick at sinabing poprotektahan niya si Miyu kahit anong mangyari. Matapos malaman na nagtalik na sila ni Miyu, pumayag din si Kiyoshi sa kanilang relasyon at binati si Nick dahil ang ibig sabihin noon ay magkapatid na sila. Matapos maging opisyal na miyembro ng Shiramatsu at makuha ang approval ni Kiyoshi, nagpa siya si Nick na magpalagay ng parehong tato ni Miyu sa kanyang likod. Sinamahan ni Miyu si Nick habang siya'y nagpapatato at ipinaliwanag ang kahulugan nito sa katawan ng Yakuza. Lumipat ang eksena sa napakaraming Seizu clan na papunta sa headquarters ng Shiramatsu clan. Plano nilang mag-offer ng isang business deal, ngunit nainsulto ang pinuno ng Shiramatsu dahil hindi ipinadala ng Seizu clan ang kanilang pinuno at sa halip ay nagpadala lang sila ng isang napakabatang miyembro. Kahit na hindi ito nagustuhan ng pinuno, ang isa sa mga opisyal na nagngangalang Orochi ay hinikayat siyang tanggapin ang alok na agad namang tinanggihan ng leader ng Shiramatsu. Nang gabing yun, nakikipag-inuman si Orochi kay Kiyoshi nang ilabas niya ang kanyang galit sa pinuno ng Shiramatsu nang hindi nito pakinggan ang kanyang payo.
Binalaan siya ni Kiyoshi, ngunit tila hindi niya na mapigilan ang kanyang galit. Umalis sa bar si Orochi at nakipagkita kay Miyu. Lumalabas na dating magkasintahan ang dalawa, at sa pagkakataong ito, sinubukan niyang akitin si Miyu ngunit tahasan siyang tinanggihan ng babae. Sobrang nagalit si Orochi hanggang sa sinampal niya si Miyu at pinagbantaan ang babae. Sa sumunod na araw, muling ipinakita ang pagkikita ng Shiramatsu at clan ng Seizu sa isang match ng sumo. Sa pagkakataong ito, dumating ang chairman ng Seizu clan upang magbigay ng isa pang offer para sa pinuno ng Shiramatsu. Ito ay hindi isang business offer kundi isang offer para magretiro na ang pinuno ng Shiramatsu at hayaan ang kanyang miyembro na sumali sa Seizu clan. Tumanggi ang pinuno ng Shiramatsu at itinuring isang insulto ang alok. Bago umalis, pinayuhan niyang mag-ingat sa pag-uwi ang chairman ng Seizu. Samantala, isang Amerikanong lalaki ang biglang bumati kay Nick nang pauwi na siya sa bahay. Ang lalaki ay si Polly Bowers, isang Amerikanong sundalo at dati siyang kapartner ni Nick. Mukhang nagulat si Bowers ngunit masaya siyang makita si Nick kaya walang ibang choice si Nick kundi samahan siya. Subalit habang nag-uusap ang dalawa, nagbanta si Bowers na isusumbong niya si Nick nang dayain niya ang kanyang kamatayan upang maiwasan ang military trial. Mabilis na nag-isip ng plano si Nick at inanyayahan siyang pumunta sa kanyang bahay. Inalok ni Nick nang maiinom si Bowers, ngunit sa halip, kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak si Bowers sa leeg. Pagkatapos, pumunta si Nick sa bahay ni Miyu. Nang buksan ni Miyu ang pinto, nagulat si Nick nang makita ang mga sugat sa kanyang mukha. Galit na galit si Nick at pinilit siyang sabihin kung sino ang may gawa nito sa kanya. Tumangging umamin si Miyu, at sa halip ay sinabi niyang buntis siya at si Nick ang ama. Bago pa makapagsalita si Nick, hiniling ni Miyu na umalis na siya. Hindi nagtagal, pumunta si Nick sa bahay ni Kiyoshi para sabihin ang tungkol sa pagbubuntis ni Miyu. Pinaalam ni Nick kay Kiyoshi na aalis siya sa Shiramatsu kung ito ang gusto ni Kiyoshi. Hindi nagalit si Kiyoshi at pinapasok niya si Nick sa loob ng bahay. Pagkatapos, binigyan niya si Nick ng dalawang espada na pinangalan ng Daisho at sinabi na ang mga espadang ito ay pag-aari ng kanyang ama. Ang isa sa mga espada ay ginagamit para sa pagpatay at ang isa ay para sa pagkitil ng sariling buhay. Sinabi ni Kiyoshi na siya ang nag-aalaga kay Miyu mula ng sanggol pa ito at mula ngayon, ipinapasa niya na ang responsibilidad kay Nick. Kinuha ni Nick ang isa sa mga espada ng Daisho at hiniling na tulungan siya sa paglilibing sa bangkay ni Bowers. Sa kabilang banda, makikita si Orochi sa headquarters ng Seizu at nakikipag-usap siya sa pinuno ng clan. Lumalabas na si Orochi ang traidor sa Shiramatsu at balak niyang buwagin ang angkan. Sa sumunod na araw, nasa tailor shop ang leader ng Shiramatsu at sinamahan siya ni Nakiyoshi at Nick. Nang hindi lumabas ang pinuno sa dressing room, sumunod si Nick at nakita niya ang isang empleyado na sinasakal ang kanilang pinuno. Sinubukan siyang iligtas ni Nick at nang makita ni Kiyoshi ang insidente, agad niyang binaril ang empleyado. Pagkatapos ay agad silang sumakay ng sasakyan, ngunit bago sila makatakas, dumating ang ibang miyembro ng Seizu clan at inatake sila. Sinubukang lumaban ni Nick at Kiyoshi habang pinoprotektahan ang pinuno. Sa huli, nabaril ng isang miyembro ng Seizu clan si Kiyoshi at binawian siya ng buhay. Nagawang makaligtas ni Nick at ng pinuno ng Shiramatsu at pagkatapos ay bumalik sila sa base kung saan tinipon nila ang lahat ng mga natitirang miyembro ng clan. Binanggit ng pinuno na isa sa mga sasakyang nag-escort sa kanila sa tailor shop ay merong miyembro ng Seizu clan kaya nangangahulugang merong traidor sa loob. Pagkatapos, nagpasya silang maghiganti at nagsimula ng digmaan sa clan ng Seizu. Sa kabilang banda, umiyak si Miyu nang ipaalam sa kanya ni Nick ang tungkol sa pagkamatay ni Kiyoshi. Si Nick at ang mga natitirang miyembro ng Shiramatsu clan ay sinimulang patayin ang mga Yakuza mula sa Seizu clan. Ngunit ang pinuno ng Seizu clan ay nagpadala ng isang maliit na bata sa headquarters ng Shiramatsu at naghatid ng mensahe upang tapusin na nila ang digmaan. Inanyayahan ng pinuno ng Seizu clan ang Shiramatsu clan na lumaban sa isang neutral na lugar nang hindi gumagamit ng mga armas. Sumang-ayon sa imbitasyon ang pinuno ng Shiramatsu at ipinadala si Nick at ang mga miyembro ng clan sa pantalan upang simulan ang laban. Dumating ang chairman ng Seizu clan kasama si Orochi, na agad namang umamin na siya ang traidor sa Shiramatsu. Ang pinuno ng Shiramatsu na itinuri ng anak si Orochi ay agad siyang pinatawad at pagkatapos ay lumapit upang sabihing bumalik na siya sa Shiramatsu bago pa maging huli ang lahat. Nang magkayakap sila, sinaksak ni Orochi ang pinuno ng Shiramatsu hanggang sa mamatay ang matanda.
Nakita ito ng mga miyembro ng Shiramatsu, ngunit hindi sila makalapit dahil napapalibutan sila ng mga armas. Sinabi sa kanila ni Orochi na tapos na ang Shiramatsu clan at hahayaan niyang mabuhay si Nick kung iiwan niya si Miyu. Binaliwala ni Nick ang mga sinabi ni Orochi at nagnanais na gumanti, ngunit binaril siya sa binti ng isang sniper. Sa kabilang banda, ni raid at sinunog ng mga pulis ang himpilan ng Shiramatsu clan. Nang gabing yun, palihim na pinasok ni Nick ang bahay ni Miyu, na binabantayan ng Seizu clan para kunin ang kasintahan niyang si Miyu. Pagkatapos, pumunta siya sa headquarters ng Seizu clan dala ang espadang Daisho na ibinigay noon ni Kiyoshi. Matapang na humingi ng pahintulot si Nick sa Seizu clan na patayin si Orochi. Ngunit pagkatapos pagsabihan si Nick, ibinalik ni Orochi ang Daisho sword ni Nick at sinabing hindi siya lalaban dahil isang gaijin o dayuhan lamang si Nick at hindi siya kailanman maaaring maging tunay na yakuza. Matapos maibalik ang kanyang espada, agad na hiniwan ni Nick ang ulo ni Orochi nang hindi nag-iisip. Hindi inaasahang pinigilan ng pinuno ng Seizu clan ang isang miyembro nang akmang papatayin na nito si Nick. Sa halip, inutusan niyang umuwi na si Nick dahil naipaghiganti niya na ang Shiramatsu ngayong patay na si Orochi. Sinunod ni Nick ang utos at umalis na sa headquarters ng Seizu. Sa katapusan ng pelikula, dumating si Nick sa apartment kung saan niya itinago si Miyu. Niyakap niya ito ng mahigpit, habang sumaludo naman kay Nick ang ibang natitirang Shiramatsu Yakuza, na nagpapahiwatig na siya ang magiging bagong pinuno ng clan ng Shiramatsu. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.